this morning I'm going to discuss with you why people love scam. Actually, walang may gusto na may scam. Sino ba naman ang tao na gusto ang maloko? Hindi ang may scam ang gusto ng tao. Ang gusto ng karamihan, ang gusto ng mga tao, ay get rich quick scheme. Yung madalian na kumita ng pera nang walang gagawin. Yun ang gustong-gusto ng tao. Actually, partly hindi mo naman kasalanan yan. Because partly, it's our nature. Pwede mo sabihin sa akin, Sir Eman, bakit mo nasabi na mas gusto ng mga tao ang scam? Hindi mo ba napapansin? Ang scam, lalo na dito sa Pilipinas, ay hindi bagong pangyayari. Pero bakit paulit-ulit ang nangyayari ito? Ano ba ibig sabihin nun? Ang tao ba ay walang kadala-dala? Ito ang sagot. There's something with the scam. Or there's something in us na we are so attracted as humans. As humans, ito sinasabi ko, ha? Not as a Filipino or not as an Opian. Kasi scam means panloloko. So, wala akong kilala na tao na gusto na maloko siya. So, walang tao na may gusto may scam. Pero ito ang gusto ng karamihan. Ito ang gusto ng mga tao. Ang magkaroon ng malaking pera nang wala kang gagawin at walang kahirap-hirap. Easy money. Yun ang gusto ng mga tao. Kaya naman itong mga scammer, alam nila kung ano ang weakness ng mga tao. Meron dalawang klase ng scammer. Number one, ito talaga yung intentionally na manloko. Pangalawa, yung hindi nila intention na manloko. Actually, ang gusto nila tumulong. Ang problema, against sa batas. O maaaring hindi sila aware sa batas. Eh, sa batas pa naman, ignorance is not an excuse. Actually, ginawa ko ang video na to not to condemn other people na nagtayo ng scam na company. Not to condemn yung mga tao na biktima ng scam. Ang purpose ng video na to is education. To educate you na bakit ang tao mas gusto yung mabilisang kita na tapos walang gagawin. Oh my goodness, that is so attractive to humans. According to the expert, mga kaibigan, take note of this. People are naturally lazy. Yun siya. Ang tao ay natural na mga tamad. Yun ang ating nature. That is why mahirap talaga yumaman. You should have a great effort. Talagang hard work ang gagawin mo para ikaw ay yumaman. Marami na nagsabi niyan. Number one, ang pinakamayaman tao sa Pilipinas, si Manny Villar. Ano sabi niya? Sipag at tiyaga. Mga kaibigan, that's the key. Sipag at tiyaga. Paniwalaan nyo yung tao na may resulta. Paniwalaan nyo yung tao na may credibility. Hindi yung mga tao na sasabihin sa'yo, mag-invest ka lang dito, wala kang gagawin,
mayayama ka na, magkakapera ka na. Oh my goodness, mga kaibigan. It's not the law of our planet. Our planet requires hard work. Period, end of story. And speaking of hard work, maraming nalilito dyan at ako confused. Ang pagkakaalam kasi nila sa hard work, it should be physical, muscle to muscle, bones to bones, na pagkilos. No, not necessarily. Meron dalawang klase ng hard work. Number one is hard work through bones. Ito yung talagang physical, ha? Na hardworking. Ito ang tinuro ng ating forefathers. Noong panahon nila, applicable ang hardworking na ito kasi agricultural era noong time na yon. Mas masipag ka, mas mayamang ka. Pero ngayon mga kaibigan is information era. Narito na tayo sa era na kung saan it is more on information. And this time, hindi na to through bones and muscles. Ang hard work na applicable ngayon is hard work of your brains. Yung pagsisikap at pagtitiyaga mo sa pag-iisip. For example, si Bill Gates, mga kaibigan, pangatlo sa pinakamayamang tao sa mundo, na-conceptualize niya, pinorm niya, na-create niya ang Microsoft. Matinding hard work ang ginawa niya. Kung titingnan mo si Bill Gates, sa physical, wala siyang ginagawa, nakaupo lang, nagsusulat. Pero ang totoo, his brain was working very, very, very hard. At nung matapos niya ang Microsoft, kahit relax na siya, ang kita niya ay dire-diretso ang pasok. At marami example niyan. Ngayon, katulad sa ating negosyo, networking. Hindi ito scam. Bakit? Kasi hindi tinuturo, lalo dito sa atin sa OPI, never dito na tinuturo na mag-join ka lang, yayaman ka. Oh my goodness. From day one, my teaching is clear. You have to work very hard. That's it. Yes, magkakaroon ka ng time will come na talagang kahit tulog ka, nagtutubras ka, kumikita ka, nagmumuni-muni ka sa higama, kumikita ka, yes, mangyayari yun sa yun, talagang wala kang gagawin, pero ang income, pasok ng pasok, pero bago mangyari yan, may requirements. Kailangan mong dumaan sa impyerno na kung saan matinding hard work ang kailangan mo. Matinding sipag at tiyaga sa unang isa, dalawa hanggang tatlong taon mo na binibuild up mo ang iyong network. May hard work pa rin. So, if this is your first time na mapanood mo ang video na to, I want you to subscribe. I-like mo itong video na to, i-share mo sa mga downlines mo nang sa ganun ay matuto din sila. Our nature are naturally lazy. Kaya mas madami ang mahirap sa mundo. Why? Kasi mas marami ang tamad. Kaya yung mga umaangat sa buhay, sila yung may mga sipag at tiyaga. Kasi ang mga tao is naturally impatient. Kaya di ba sabi, patience is virtue. Ibig sabihin, ang patience, dinidevelop yan. We are created impatient. Ayaw natin makapaghintay, kaya gusto ng mga tao, get rich quick scheme. Gusto natin madalian. Tignan mo sa Eva at Adan. They are created impatient. Ha? Ayaw na nila magpakahirap. Gusto nila magkaroon agad ng eternal life.
just eating the forbidden fruit. Pero ang turo ni Kristo, bago ang crown, sacrifice. Bago ang crown, hard work. Ang OPI ay hindi get rich quick scheme. Kasi sa unang isa, dalawa, or even hanggang tatlong taon mo, grabe ang hard work na kailangang ibigay mo bago ka maging millionaire dito. So, never in our teaching na OPI is a get rich quick scheme. So, OPI requires patience. Hard work and patience, mga kaibigan. At yung dalawang yan ay requirement sa kahit anong negosyo na gusto mong itayo. Kahit ano pa man yan, there should be hard work and patience. Walang big business ngayon na itinayo with a couple of months lang or even 2 to 3 years lang. Kaya sila naging giant ngayon. It took them decades of hard work and patience. Mga kaibigan, that's business. Hindi madali yan. Yung mga tao na merong mindset na get rich quick, ito yung mga naghihirap.